Kuya Roque, magandang hapon po. Kumusta po ba kayo? Ang bungakala po namin, nasa Lucena po kayo. Saan nga po ba napunta yung kwintas? Iba po ito, kung gusto natin umangat, pagsusumika pa natin, mas gaganaan kaming tumulong sa tao kung nakikita namin nag-i-improve. Nasaan nga? Yun yung binigay ko sa iyo ah. Di kayo ginastot na yung ginasto. Ay, yung tira nga, nasaan? Eto. Ano bang lasa nito, Ate Miriam? Magkano ito lahat, Ate Miriam, na kinain namin? 50 po. 50 pesos? So, dahil ako naman ang nagbigay ng puhunan, wala na itong bayad. So, ayan mga ka-idol ko. Magandang hapon po sa inyo. Ayan o, nakapwesto na si Ate Marian o. Yun o. Ano po ito, Ate Marian? Lumpia po. Ayan yung lumpia. Tapos ito, turon. Ayan mga ka-idol ko. Ito na yung unang araw ng pagtitinda ni Ate Marian. Ano Ate Marian, kamusta? Parang malungkot kayo. Wala pang buhay naman o. Ito Ate Marian. Ito na yung lahat ng pinag-anuhan mo. Sa, ano ba yun? Nabilang mo na kung makikikitain ka rin dyan. Opo. Meron din? Meron. So ito, magkano naging punan mo dito? Nasa 1.3 po. 1.3. Kung mauubos siya? Hindi ko pa po nakukumpute. Hindi mo pa nakukumpute. Pero makikitain po kayo. So ayun mga ilko, nandito kami kasi tulungan naman siya Ate Marian magtinda. Guru mamaya pa maglalabasan yung mga tao dyan ano? Siguro Ate Marian maganda to kung makiusap ka sa school. Pag may pasok po. Oo, dun sa school ng Central. Marami na pong ano dun eh, vendors. Kahit na, pero kung makakalagay ka dun ng isang ganitong lamesa, kasi dun sigurado kikita ka. Magta-tricycle ka lang mula dito papunta dun. Magkano ba ang ano dun? Ewan ko lang po. Wala pong mga bagay. 40. Hindi, kung sakali, mayroon na tayong ilalagay doon na lamay siya, tapos yung mga ganito lang dadalhin mo. Ayan mga ka-idol ko, naka-ready na talaga si ate, oh. Ayos kasi, yung kagandahan dito mga ka-idol ko, sanay na si Ate Mary. Ano? Mayroon ka na experience dito. So ayan mga ka-idol ko, eto na yung ano, unang araw na tinda ni Ate Mary. Ano, naka-ready na. So, para ano, titikman muna natin kung anong lasa ng sauce ni Ate Mary. 3, 5 piso. Tapos ito, 10. Ano bang lasa nito, Ate Miriam? Ano bang lasa na to? Bakit po? Ano ba yung lasa na to? Bakit ang sarap? Tampo ah. Sa'yo, Lai. Gusto mo ba ng turon? Turon? Gusto mo ganito? Tikman natin lahat. No. 2. 4. 4. Nagyan ko pa po yun ng ano eh. Sprite. Oh? Ay, sauce. Ay, no. May Sprite pa daw ito mga ka-idol ko. Tikman nyo na yung sauce ni Ate Mary Ann. Masarap. Oh. Anak, kain na ikaw. Oh. Mga ka-idol ko, masarap yung sauce ni Ate Mary Ann. Yan, sa fishball. Kaya kung taga-assist po kayo, punta na kayo rito, matikman nyo to. At sa susunod, dadali natin ito dun sa may school. Pati yung kikyam. Ayan mga kaadil ko, titikman natin yung lumpia. Ito. Parang nalalasan ko yata yung daliri ni Ate Mary Ann dito ah. Naka-plastic ang kawin. Joke lang mga ka-idol. Masarap siya mga idol kasi manamis-namis. Ayos mga ka-idol ko. Ayos yung lasa, sakto lang yung anghang. So yung turon, titikman ko rin, isa pa. Eto naman mga idol yung turon. Magkano naman itong halaga nito Ate Mary Ann? Ganon din po kuya. Magkano? 10. O, 10 pesos din yung turon. Yung lumpia, 10. Yung kikiam, 35, yung fishball, 8-10, ano? Ayan mga ka-idol ko. Uy, si kuya, ayos mga ka-idol ko yung combination ng lasa, matamis at saka ano. Ayan si kuya, ano? Rocky. Ito mga ka-idol ko, masarap yung turo ni Ate Mary, ano? Tikman nyo to, huwag nyong palagpasin to mga idol, yung mga tangla rito. Masarap naman yung ano niya, yung sauce. Ano
saka itong yung mga sauce niya masarap. Ito yung turon. Lahat tinikman ko mga idol ko para sigurado tayo mag-alok. Magkano ito lahat Ate Mary na kinain namin? 50 pesos. So dahil ako naman ang nagbigay ng puhunan, wala na itong bayad. Okay po. Ha? Okay po. Sigurado ka? Opo, walang problema. Oh, malugi ka. Hindi, nanay mo. Hindi, iuwi ko pa yung sa mga gina ko, iuwi ko pa yung iba. Okay lang po. Wala nang bayad? Opo. Talaga? Opo, promise po. Mga kaidol ko, pag daw si Ate Mary Ana, hindi ko nababayaran yung kinain, pati yung iuwi ko. Joke lang yun, joke lang. Kasi mga kaidol ko, ako yung buhay na mano. Yung kinain naman ay 50 pesos. Tapos hindi ko babayaran. Joke lang. Dahil ako ang buhay na mano nyo, eto. $500. Magkano 450? Sukli. So yung mga kaidol ko, 500 yung pera ko. Ate, bili na po kayo ng kikyam. Masarap. Magkano po? Ano lang, 3-5 piso. Tapos yung fishball, 8-5. Yung kikyam, 3-5. Masarap po yung sauce. Sir, ano na lang po, fishball? Ayun! So yun mga kaidol ko, may customer tayo ha? Ilang po yung fishball? Sige mamay natin, Mary Ann. Ilang fishball po sa inyo? 10 piso po. O yun, 10 piso ha? O, mga idol, ako muna yung magsaserve ha? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, eto 16, bali 10 pesos aro. Okay. Okay, 10 pesos. Okay, eto. Uy, ayun, may buhay naman na. Oh, hop. Mga kadal po, ayos ha. Eto, Ate Mary Ann. Kiraman muna siya. Yun, thank you. May maanghang yun eh, ha. Ay, O, 16 pesos, mga kadal ko. Nakadalawang customer kami, oh. Yan, thank you sa inyo, ha. Salamat. Balik ulit kayo. Pati yung ano, banana kayo, masarap din. Ay, yung turon, masarap din. O, oh, yun mga kaidol, yung unang customer. Maliban sa akin, sila yung unang customer. Ayan. Ayan, o. Thank you. Thank you. So, ano yun natin, Mary Ann? Nasa na yung ano ko? Yung sukli ko? $450. So, ang kinain kasi namin mga kaidol ko, $50. $450. Joke lang yung kanina. So, dahil ako ang buhay na mano nyo, Ate Mary Ann, eto. Oh, sige na, kunin nyo na. Yan ang buhay na mano nyo, ha? Palaguin yung negosyo nyo, yung business nyo, Ate Mary Ann, ha? Oh, magandang buhay na mano yan, ha? Kasi mga kadol ko, kahit ganun yung mga nangyari, ang programang ko, Lakers, mga kadol ko, ay tinutulungan natin sila na para umanghat, hindi para bumaba. Kaya nga, Ate Mary Ann, sana yung mga payo ko sa inyo, pahalagaan nyo po yun, ha? Ha? Kailangan isip tayo positive, pataas, hindi pababa. Ha? Kasi walang mangyayari pagka laging pababa yung ating mindset, yung ating isipin. So ayan mga ka-idol ko, dumaan lang kami dito para makita natin yung kanilang paninda. At yun nga mga ka-idol ko, tinikman ko lahat, ayos yung sauce ng fishball at kikiyama, yung naubos ko kaagad. Maanghang, masarap. Tapos yung turon, mga kaidol ko, masarap din. Masarap yung pagkakaluto kasi ayun nga kay Ate Mary Ann, may experience na siya. Pati yung sauce niya, ayos mga kaidol ko, lang yung sauce ng lumpia. Panalo mga kaidol ko. Kaya yung mga taga-assist po dyan, bumili kayo sa kanila. Tikman nyo po ito. At masarap. Tita, dito ka na. Bili na po kayo, tita. Bili na po kayo. Masarap po yung kanyang sauce. Hey, Bob, bili na. Tinikman ko. Maganda yung buhay na mano ni Ate Mary Ann, mga ka-idol. So ayan mga ka-idol ko, nandito na po si Kuya Roque, yung misis ni, ay yung mister po ni Ate Mary Ann. Kuya Roque, magandang hapon po. Kumusta po ba kayo? Ano po bang nangyari? Ang buong akala po namin, nasa Lucena po kayo. Oh, ay umuwi talaga ako, sir. Diba? Nang may kunti kaming tampuhan. Hmm. Kaya ako umuwi sa
Kalusina. Pero hindi po hiwala yan. Hindi naman o. Pantuan lang. Saka yung pinapalabas na hindi ako nagbibigay ng pera, ako yung nagbigay ng 5,350. Tapos hindi ko tinangay yung kwentas. Binibintang niya sa akin yung kwentas. Oo nga po, Kuya Roque. Saan nga po ba napunta yung kwintas? Yun nga po eh. Lagi ko pong tinatanong sa kanya kung saan niya nilagay. Nung pag-alis ko, saka lang daw naman nawala. So, ako pa nga napagbintangan. Habi ko hindi ko lilikutin yan. Na hindi naman akin. Oo, kasi alam niyo naman na naka-public kayo, di ba? Naka, ano kayo. Siyempre, kasiraan yun pag ganun. Pero yun na nga po, yung nasabi dun, at nilinaw naman niya kanina sa vlog ko na hindi mo nga raw kinuha. Hindi ikaw ang kumuha. Ibig sabihin na wala po. Iwan daw niya bukas sa mga bahay. Kasi no, kahit pagbibintangan mo dyan, hindi mo naman nakita ang sino ko. Mahirap po magsasalita nang wala. Kasi, yun na nga, Ate Mary Ann, di ba, sabi nung, ano, dapat, yung bagay na binigay sa atin, palaga natin yung dapat itinabi mo talaga ng safe na safe, di ba, kuya? Kasi kung ganun, ang masasabi talaga sa atin ng mga viewers, lalong-lalo na yung mga sponsor, parang hindi napahalagaan yung ganung bagay, yung gamit. Diba? Ayun, sir. Mabanggitin mo na rin yung mga walang bigay. Walang bigay ni Wamos na 5,000, hindi ka nga yun. Yan, maganda po. Para klarado po. Ang gastos namin yung iba. Yung, tapos nakabili kami ng isang cellphone. Tapos yung iba, pinang gastos. Pinahid namin sa utang yung iba. Sa bahay din naman ako. Saka yung pangalawang bigay dito, binili ko naman ng tangke. Oho. Kaya wala naman tangke yung kasama. Pero may laman na. Pero yun na nga po sir, ngayon lang tayo nagkausap. Siyempre, katulad nung sinabi ko karaan, hindi ko kayo dinajudge kasi hindi ko alam yung buong kwento, kaya inalam ko rin po sa inyo. So ayun na nga po sir, di ba yung pinangako ko, ayan, binigyan ko si Ate Mera ng konti, ayan, papalaguin niya po na pang profesbol kikiam. So ang mangyari nito sir, kung napakaganda nito sa aking suggestion, kung siya ay mapapalagay doon sa may school, sa central. Kasi doon talaga patok ang mga ganun. Kahit sana sa umaga, nandun na ang isang lamesa na ganyan, Ate Mary. At tapos, pagka mga alas dos na, naka-ready niyan, itatricycle mo na lang. Isang lamesa pa ako doon sir, ay ako dinala ko. Talagang ito, Ate Mary Ann, maniwala ka sa akin, pagtsatsagaan mo to. Kung baga yung dating ginagawa mo na hindi ka nag... travel, nandun ko lang lagi sa bahay nyo sa ilalim ng tulay. Iba po ito. Kung gusto natin umangat, pagsusumika pa natin, ang gagawin natin, nandun itong lamesa. Makiusap ka dun sa principal kung saan pwede dun. Kasi, maintindihan ka nila, isa kayo sa mga indigent people na tinutulungan makaahon. Baka mabigyan kayo ng priorida dun. Makikipag-usap po ako kay Ma'am Merce. Malapit lang po dito yung bahay, Ma'am Merce. Yun. Kasi ito, pagkakataon nyo na to, Ate Mayan. Alam nyo ba yung mga nagtitinda ng peaceful kikiam? Umaangat yan, naglalaw na sa may eskwelahan kasi maraming estudyante. Oh, di ba nakikita nyo yung ibang vendors doon? Ngayon, kung mapapalagay kayo doon sa mas harap-harap, sa magandang kalagayan, makikiusap ka. Napakaganda po noon. Ito yung opportunity. Kasi yung iba, kaya hindi sila nakakapagtinda ng ganyan, hindi nila alam yung sauce. Eh, ikaw marunong ka gumawa. Advantage mo yun. Kaya sana, ituloy-tuloy nyo yan. Ha? Po kasi kung alam tayo, yung namuhan po ako sa pag-iihaw-ihaw ng mga barbecue, isaw, yun po yung may tsaka nga ganyan. Pala sir, yung iba-vlog ko din yung anak ko. Isinama ko nung pag-uwi ko rito. Gawa pong ipapasok ko ng trabaho dito. Kaya napalis po kami ngayon. Dahil ipapasok ko ng trabaho, wala din yung trabaho sa bahay. Di, ganito po yan. Yung sabi, di ba, yung pinagtalunan ninyo, yung ayaw pong tanggap ni misis na pumasya lang ang anak ko dito. Kung makatrabaho naman, oh, sa gabi lang naman po na-uwi dyan eh. Sa araw, saka sa akin part naman, Ate Mary Ann, kuya ha, ito, opinion ko lang to ha, hindi ko pinapasok yung uloobin ninyo ha, yung sa inyong isip. Sa akin lang po, iisa lang naman anak. Kung kakakasya pa naman, pwede na tayong mag-adjust. Para lang sa ikakatahimik ng ating sitwasyon. Ano kaya sa tingin mo, Ate Mary Ann? Isa lang. Kasi siyempre, hindi naman kalakihan yan. Kung marami, pwede siguro mag-react. Pero kung isa lang, pwede na. Ano, kuya? Hindi na nga rin, sir, ang pinagtinalunan namin ng mga nagdadaan. Oo, kasi kung magpapaalam kayo kay Sir Wamos, ganun din ang may advice sa inyo nun. Hindi naman walang trabaho sa bahay. Saan po ba yung galing? Sa probinsya? Sa lugar po namin. Sa Quezon? So, ayun mga kaibigan ko, maliwanag na hindi po pala sila naghiwalay. Nagkatampuan lang, umuwi na. Pero ayan na.
Okay na po ulit sila at ayan na. Yan na lang yung gagawin natin ha. Move forward tayo. Hindi na natin kailangan na babalik doon ha. Kasi sa totoo lang Kuya Roque, kaming mga vlogger, mas gaganaan kaming tumulong sa tao kung nakikita namin nag-i-improve, umaangat. Pero kung pabalik-balik doon sa ganung sitwasyon, ang sponsor namin umuurong yan. Oo, sa totoo lang. Kasiraan kasi yun, sir. Kasiraan din yun sa mga tao, mga comment ng tao. Mm-hmm. Eh, wala pala naman. Tinulungan na, tapos... Kinakailangan talaga. Improve. Kaya kinakailangan improve. Kasi ang nangyayari kasi, yung nababas si Ate Mary anong nakaraan. Yun na lang, Kuya Roger, ha? Pag-usapan nyo na lang. At si Ate Mary, minsan, mag-usap na lang kayo. Yun din po ang i-clear ko. Ako po na may natulong din. Yun nga lang po talaga, marami po kaming binayarang utang. Dalawang utang yung tindahan na binayarang ko dyan. Nga po. Padala pa ako ng 2-5 sa aking magulang sa Lucena. Yun nga, binigyan ko rin yung anak ko. Siyempre. May tatlo pong anak, bali apat na anak ko yan. Kung lahat humihingi sa akin na suporta yan, di wala, halos hati-hati na. Kaya nga po kayo nag-stay sa tulay kasi meron din kayo masinong suportahan. Yun nga ho eh. Kaya ako eh. Hindi naman ako sasabihin nila na madami sa kapatid. Wala naman nagsasabi sa inyong ganun. Wala. Yung kapatid niya po, ipa-vlog ko rin. Yung kapatid niya, si Ate Tahil. Huwag niya masabihin na, Juan, wala akong iniwan sa kapatid niya. Sasabihin 3,000. Ay 5,000 yun. 5,000 na may barya pa. Mga nasa 350. Ay, nasaan nga? Yun na binigay ko sa iyo ah. Di ka hindi ginastot na, Ay, yung tira nga, ang nasaan? Hindi kayo sabi ko, magtabi ka ng 2,000. Oo nga, yun na lang. Pambayad sa tubig, tsaka sa kuryente. Ayun na, ayun ang tanong nasa nga. Eh, ikaw magtabi ah. Okay na po yun, okay na yun. Nangyari na yun. So, ano na lang po, ito na lang tayo. Ako sa school. Tanggalin na daw ako doon. Akala ko nga po natanggal kayo kasi umuwi na kayo eh. Yun nga po eh. Salamat din po ako. Talagang tinatanggap pa rin ako kahit ako'y marami ng pagkukulang. Pinatawag kayo ng principal? Oo. Ay, napakahalaga po niyang Kuya Roque kasi bibira yung may trabaho ka na ganyan. Kaya, pahalaga nyo rin po. Ito pa may pagkakataon pa. Nene, halika tali! So ayan mga ka-idol ko, sila na yung ano, nagbabantay. Bati na sila. Ayan, masarap yung sauce ni Ate Mary Ann. Ate Mary Ann, kami alis na ha. Maganda yung buhay na mano niya. Mga ka-idol. Pero okay, kami alis na muna ha. Okay, sige. Okay. Lay, alika na Lay. Bye-bye. Okay na yun. Bye. May isang taong bumitaw sa gitna ng kahirapan upang tulungan ng mga taong nangangailangan. Di ka nag-alinlangan na tulungan ng marami dahil alam mo kung anong tunay na nangyayari. Napakasarap na may isang taong tulad mo. Mga taong tutulog-tulog ang matay, minulat mo. Di ka natakot kahit sino pa ang iyong masagasaan dahil ang mahalaga para sa'yo.